Yun nga pala, meron pa pala akong naaalala na urban legend na kinuwento sa akin dati. Oh, sakto kasi marami sa mga viewers natin na nagre-request kung meron ka pa bang ibang mga urban legends na pwedeng i-share. Oo, yun nga. Isa to sa mga narinig ko recently. Hindi to yung mga narinig ko nung high school ako, 'di ba? Kasi normally yun nga. Ito, narinig ko to, nag-work na ako noon. So nito. Nag-work na ako, tapos parang mahilig kaming magkwentuhan ng mga ka-work ko. Yung kwento nito is tungkol sa isang babae na nag-break sila ng boyfriend niya. Okay. Lagyan natin ang pangalan this time. Sige, sige. Okay. Madaling ma-distinguish. Pangalan nung girl, let's say pangalan niya is Linda. Si Linda. Okay. So si Linda, umalis na yung... Nakatira sila ng ex niya sa isang bahay. Nung umalis yung ex niya, so natira siya kasama yung alaga nilang pusa. Okay. So anong nangyari noon nung umalis yung ex niya, yung pusa niya parang alam mo yun, parang na-anxious. So parang kung ano nung pinagagawa, nagkakalmot-kalmot kung saan-saan. Oh, normal naman sa pusa yun eh, may playful minsan. Oo. Oh, pero minsan alam mo yung parang sobrang may mga gagawing sudden movements na parang bigla na lang tumatalon, tapos may mga nababagsak na mga importanteng gamit, mga ganun, nababasag. Ano to, parang meron siyang ano, kalaro na yung dinakitita, parang ganun. Parang ganun, pwedeng ganun, o pwedeng parang nagugulat siya sa something na kung ano man yun. Tapos, hindi na natiis ni Linda, ginawa niya, bumili na siya ng pet camera. So parang CCTV. Mm. Parang CCTV. Ganun. Mm. Technically CCTV siya, pero hindi ko alam kasi ang kinuwento sa akin noon dati, pet camera daw yung gamit. So, ang nangyari, parang nakakabit lang yung pet camera, let's say, sa isang part ng bahay nila. Tapos, nung unang araw, sinicheck niya lagi yung camera sa phone niya para makita kung ano yung ginagawa ng alaga ko. Okay. Sinicheck niya. Tapos isang gabi, parang pumunta siya, umuwi na siya. Pag-uwi niya, chinek niya yung alaga niya. Ayun, okay naman. Andun naman, walang problema. So, mapansin niya lang na parang ang daming scratches sa kung saan na parang ano. So, parang naisip niya, ano meron? Anong meron? Bakit? Parang laging hindi mapakali yung pusa nila. Pinipicture out ko kung saan banda nakalagay yung camera. So, since sinabi mo naman siya na pet camera and yung focus naman niya is para lang dun sa pusa. Siguro man ang nasa pababa lang siguro yung madali naman. Ano, siguro mga, let's say, height, ganitong height lang siya. Oo, dito hindi sa siya yung... Hindi siya yung sa taas, di ba? So, yun. Ginawa niya, nagpahinga na siya for the day. Tapos, humiga na siya sa kama. Tinawag niya na yung alaga niya, "Lika, dito ka." Tapos, tumabi na sa kanya yung pusa niya. After nun, chinek niya yung ano, pet camera kasi gusto niya makita kung ano yung itsura. Nagulat siya sa nakita niya. Meron akong idea kung ano yung pwedeng nakita niya, pero sige, tingnan natin. Oo. Pagtingin niya, nagtataka siya kasi dapat ang makikita niya is siya. Sarili niya. Ang nakita niya sa camera niya, may lalaking nakatayo na hindi niya makita yung mukha, black lahat. Nakatayo doon sa spot kung saan siya, nakahiga siya, diba? Dito. Nakatayo doon. So parang siya, nagtataka siya, ba't ganun? Wala naman. Tapos, tinignan niya yung ano, yung reviews. Oo, yung kumbaga binalikan niya yung mga ano. Binalikan niya yung reviews about dun sa camera na yon. Tapos alimbawa sa Shopee sa atin, titingnan mo review, okay, di ba? Oo. Yung 5 star, yung mga comments. Tinignan niya, wala namang problema until nakita niya sa dulo. Ano? Nakalagay doon, nagrereklamo yung isa, 1 star. Yung nakuha kong camera delayed ng 15 minutes. Okay, so ibig sabihin yung nakukuha na footage is 15 minutes before. Oo. Tapos, habang pinapanood niya yung video, nakita niya na yung lalaki na yon na naka-black, tumingin sa camera, nag-hi, tapos pumunta sa baba ng kama. Nagtago. Sa kama niya mismo? Sa kama niya. Look. Tapos, after nun, tsaka niya nakita na pumasok siya doon sa kwarto. Ah! ang creepy, so ibig sabihin, nandun lang pala yung lalaki niyo kung ano man yun. Oo. Tapos, ayun, habang tinitingnan niya yun, wala na siya magawa kasi alam niya na nandun pa rin sa baba ng kama. Oo. Yung lalaki. So, parang entity yun eh, no? Hmm. Weird.
kakatakot. Tapos yan, dun lang natapos yung kwento. So, alam ko na may magtatanong, anong nangyari after? Hindi, hindi ko rin alam eh, kasi yun lang din yung kinuwento sa akin. And since urban legend naman yan, syempre, di, katulad nga nung kung napapanood nyo yung mga past episodes namin, pinag-uusapan namin yung about sa urban legends. Mm-hmm. Lagi namin sinasabi na itong mga stories na to is, hindi siya, ano? Hindi siya yung exact na nangyari, kung nangyari man yun. Oo, kasi nag-iiba siya, kasi since napagpapasapasahan siya through the word of God. And walang kasiguraduhan kung totoo ba to or hindi. Lagi naman yan eh. Ako, wala akong nakakatawa, wala akong horror story na pwede ko sa iyo i-share. Pero ano na lang, theory na lang. Okay. Sige, umpisa ako muna dito. Ano theory yan? Nung bata ka, or nanonood ka ba ng SpongeBob SquarePants? SpongeBob. So, ibig sabihin, kinalakihan mo siya? Oo. Saan mo siya, ano? Yung talaga nasa Nickelodeon? Hindi. Dati, wala kaming cable dati. Kami, ano, bumibili lang ako dati ng DVD. DVD. Compilation na parang season 1. Tapos, pag pinanood mo, bakit 8 lang yung episode? Tapos, wala na. Ako, napapanood ko nga lang siya dati sa, ano eh, Channel 9. Pinalabas kasi siya dati ako sa, Channel 5 or Channel 9. Hindi ko maalala. Basta, ano siya, Tagalog version tsaka may English version. Ang nakakatawa nito, meron akong theory na narinig na yung characters daw ng SpongeBob is nagre-represent ng 7 capital sins. Okay. Narinig mo na tong theory na to? Hindi ko sure kung yun. Okay, so yun. Sige, ganito na lang para tayo sa mga manonood. 7 deadly sins. Yes, 7 capital sins, 7 deadly sins. Meron ako dito, ano eh, check ko na lang dito sa guide ko kasi para hindi rin ako ganito. O sige, ganito. Ang, wait na. Sino bang favorite mo na character sa SpongeBob? SpongeBob? Okay, so ito. Si SpongeBob. Uh-oh. So, umpisa muna natin. Si Plankton. Si Plankton yung nagre-represent ng Envy. Bakit? Bakit? Kasi gusto niyang kunin yung formula. Tama, sa ano. Kasi nai-ingit siya sa success ni Mr. Krabs. Mm-hmm. Up to the point na gusto niya nakawin yung secret formula ng Krabby Patty. Mm-hmm. Diba? Tama yan. So, Envy, isa na. Greed. Sino sa tingin mo nagre-represent ng greed? Krabs. Oh, of course, Mr. Krabs. Kasi pera, money. Sobrang hilig niya sa pera, siya yung nagre-represent ng greed. Tapos, gluttony, sinong naisip mo? Katak or katakawan? Patrick? Hindi. Sino? Ang sagot is si Gary. Kasi kung mapapansin Tsaka kung mapapansin nyo, parang may mga episode ng SpongeBob na walang ibang ginawa si Gary kundi kumain, di ba? Oo nga. Tapos, si Patrick, ang nare-represent niya, dahil tamad siya, nandun na siya lagi sa ilalim ng bato, sobrang katamaran. Tapos si Sandy, ang nare-represent niya is pride. Bakit? Pride? Di ba, yung characteristic ni Sandy parang, sa SpongeBob SquarePants. Pasok, yung parang, hindi siya yung magpapa-underpay na SpongeBob na kay Patrick. Eh. Tapos may mga, marami pang eksena or marami pang episodes na pinapakita na sobrang proud si Sandy sa Texas. Kasi doon siya pinanganak, di ba? So siya yung pride. Tapos, eto, anger. Obvious naman kung sino. Si Patrick? Patrick Bryan? Si SpongeBob? Si... Squidward. Squidward. Nakalimutan ko si Squidward. Kasi kahit palito bagay, lagi siyang galit. Lalo pag sina SpongeBob na si Patrick yung involved. Di ba may mga eksena nga na lagi yung pinuputol yung clarinet niya. Tapos, so meron na tayong wrath or anger, sloth, pride, envy, gluttony, greed. Ang natitira na lang is lust. Hmm. O kaya yung parang yung ano, desire, sexual desire. Pero, ang lust pala is hindi lang focus dun sa sexual desire. Isang ano siya, parang obsessive ka sa isang bagay. Which is, napunta na siya kay SpongeBob. Ano ba yung pinaka-main goal ni SpongeBob? Yung pinaka-gustong-gusto niya gawin na halos na ano na siya doon. Obsess na siya. Di ba yung makakuha ng driver's license? Yun ba yun? Hindi ko alam. Gusto niya lagi siya yung employer. Ayun, kaya sila yung nag-represent. Okay. Alam mo ano, gusto ko yung idea ni SpongeBob sa ano? Saan? Sa palabas. Bakit? Masipag mag-work. Yung nagigising siya tapos motivated siya mag-work. Bihira yung gano'n eh. Ikaw may kakilala kang gano'n. Wala pa ako nakitang tao na gustong magtrabaho. Okay, mag-work na ako. Gano'n lagi si SpongeBob eh. Parang
anytime gusto niya magpagtrabaho. So ayun, nabasa ko lang siya dati sa isang. Ang galing ah. Ang galing eh. Pero 7 lang ba talaga main characters ng ano? Hindi naman, meron pang ibang SpongeBob. Hindi new recurring. Sila lang din talaga alam ko eh. Meron pa ba? Hindi. Siguro kung main characters sila, pero kung i-total mo, meron pa 'yung anak ni Mr. Krabs, yung waiter. Oo nga pala. Tapos 'yung lobster. Tapos si Mrs. Pop. Oo. Tapos may nakakatawa pa ako, ano? Theory na narinig. Ano 'yun? Kasi 'di ba? Pilit na inaalam ni Plankton kung ano yung secret recipe ng Krabby Patty. Diba? Ang narinig ko sa theory, ang pinaka-secret recipe talaga ng Krabby Patty is crab meat mismo. Crab meat mismo. Kaya nga, so, doon na nakikita mo na sa pangalan, diba? Krabby Patty. Isa na yun sa pwedeng maging ano, supporting details sa theory. Tapos ang isa pa, yung restaurant na Krabby Patty. Parang yung design nun. Klo? Hindi, yung parang, ano gano'n. Panghuli ng crab yun. Nakadesign siya sa ano. Sa teka! So, if Krabby Patty is made of crab, that makes Mr. Krabs a cannibal. Crab siya, di ba? At saka, sige, tatanungin pa kita. Sino pang nakita mo crab sa SpongeBob SquarePants? Nag-iisa lang si Mr. Krabs na crab. Sa SpongeBob SquarePants. Maraming iba't ibang klaseng isda doon. May isa yung malaki, pero lobster yun eh. Oo, lobster siya. Oo, lobster. Biruin nyo yun, meron palang ano, mga cartoons na pinapanood dati. Tapos nagagawan ng ano eh, no? Dark theory ng mga. Pero kasi kung tutuusin, di ba, adults pa rin gumawa ng mga ano na yun eh. Oo. Pwede kang maglagay ng mga ano eh, ng mga parang inside joke, talaga ilagay natin to. Dati nga, ano? Hindi ako nanonood talaga ng SpongeBob SquarePants. Ang nanonood yan, mga kapatid ko na bata. Pero, alam mo ba't hindi ko pinapanood? Kasi, kung ibibase ko yung, ano, yung humor siguro sa design, iniisip ko na baka pang bata lang. Tapos sinubukan ko isang beses. Na, ano yung sabi ko, ang galing yung humor niya eh. Parang pasok sa ano, hindi lang pang bata. Tsaka may mga humor doon na hindi nagigets ng bata pero pag narinig naman. Dami ganda. Wala na, ano ko lang nabang. Meron ko pa ba ano? Maganda yung ano ah, yung pinwento ko nina ah. Alin? Yung kanina, yung story na. Yun. Meron ka pa? Meron ako isa. Na short lang siya pero ito, nabasa ko somewhere. Hindi ko alam kung sa Reddit ko ba ito nabasa or kung ano. Hindi ko maalala yung exact na nabasa ko pero feeling ko ano siya eh, common na kwento siya sa kung creepypasta man siya or kung sa somewhere in Reddit. Pero ang kwento kasi nito, may isang hunter. Okay. Syempre normal minsan nag-hunt sila as a group. Ngayon at that specific moment, nag-hunt siya mag-isa. Okay, so sinolo niya. Solo experience. Oo, solo experience. So yun, nag-hunt siya tapos ang weird kasi meron siyang pinuntahan na lugar. First time niya lang puntahan yung lugar na yon. Wala siyang kahit anong hayop na nakita. As in wala, kahit ibon, wala, kahit na rabbit, wala, maliliit, kahit ano, wala siyang nakita. So parang ano siya, bago lang siya dito sa part ng forest na to. Kasi nasa forest siya. Tapos, since bago siya, napansin niya na parang dumidilim na. So parang kailangan ko nang umuwi. Kailangan ko nang bumalik sa... wala siyang makita na kahit ano eh. Which is weird. Kasi normally, dapat meron yan eh. So, nung pabalik na siya, biglang parang hindi niya na alam kung ano yung daan. Parang... Naligaw na? Naligaw siya. Na parang alam mo yun, kanina dito ako dumaan ha. Bakit parang hindi ko na siya ma-backtrack ngayon? After nun, umulan. Sobrang lakas. So, syempre, ang tendency... Hala, teka lang, saan ako pwedeng magstay? Pwede kang maghanap ng ano, canopy o kung ano man na parang kuweba. Pwede niya masilungan. Wala siyang mahanap. Tapos habang naglalakad siya, may nakita siyang bahay. May nakita siyang bahay na parang weird kasi out of nowhere, gitna ng gubat, may nakita siyang bahay. Parang kapit, no? Parang ganun. Pero, ang weird lang, pagtingin niya, parang hindi niya makita yung paligid kasi maraming puno. Pero nakita niya yung pinto. So, ang ginawa niya, kumatok siya. Pagkatok niya, bumukas yung pinto.
So ibig sabihin hindi nakalock. Kasi pagkatok niya biglang bukas. Nag-open. Oo. Mm. Ang weird lang doon, pagpasok na pagpasok niya doon sa bahay, walang kahit anong gamit except sa kama sa gitna. Okay. May isang kama sa gitna na sobrang linis, sobrang parang pagtingin niya gusto niyang humiga na. Parang ano na, parang naka-prepare na para tulugan. Oo, ganun lang talaga. So syempre ikaw, kung pagpasok mo sa kwarto, ba't ganun? Walang ano. So parang inisip niya, ano kaya to? Siguro parang pahingahan lang talaga ng mga nag-hunt doon sa area. Parang ginawa yun para if ever na gabihin, doon sila magstay. So yun, ang ginawa niya, nagpatuyo siya ng gamit niya, nagpatuyo siya ng damit niya, tapos humiga na siya. Walang ilaw nung time na yun. Nag-light lang siya ng parang maliit na emergency na light niya. Tapos pinatay niya na yon. Malakas yung ano, malakas yung ulan, kumikidlat, kumukulog. Tapos every time na may ilaw, oo, kasi sabi mo, oo, kumikidlat, 'di ba? Pag kumidlat, may ilaw na konti, 'di ba? Para magpa-flash. Eh. Siyempre nakahiga siya. Pag nakahiga ka, makikita mo yung paligid mo eh, 'di ba? Every time na kumikidlat, may napansin siya na hindi niya napansin pagpasok niya. Napansin niya na ang daming painting sa paligid. Uy. Na painting na parang, alam mo yun, yung nakahat na sa wall. Oo, portrait. O may mga iba namang design. Nung una hindi niya pa nakita. Nakita niya palang, uy, may mga painting pala. Tapos, tinitigan niya ng maigi yung mga painting habang kumikidlat. Pagtingin niya sa painting, sala mga mukha ng tao. Ah, okay. So mga portrait? Mga portrait. Iba-ibang mukha ng tao. So, pag every kidlat, tinitingnan niya kung ano, okay, may lalaki. So wala siyang makita ulit, madilim. Tapos kumikidlat ulit, every time na may ilaw na konti, tumitingin siya. Tapos hanggang sana nakatulog na lang siya. Kasi pagod na rin siguro. Tapos ang tagal niya nag-hunt, tapos wala siyang nahuli. Tapos yun, kinaumagahan, nagising siya. Okay. Nagising siya. Tapos pagising niya, parang nag-uwi siya kasi ang daming tumatama na araw sa kanya. Okay. Na sinag ng araw sa kanya. Nagtataka siya, ba't gano'n? Bakit ang liwanag? Pagtingin niya, parang basta parang may ilaw dito, may liwanag. Oo, sa isip ko, parang may nilulusot tayo. Oo, ano, yung sikat ng araw. Nagtataka siya, ba't gano'n? Tapos, syempre, may nakatutok na ilaw sa mukha niya. In-adjust niya muna yung parang yung paningin niya, lalo na kasi bagong gising, di ba? Ayun. Pagtayo niya, nagulat siya sa paligid niya. Kasi yung bahay na yon na pinagstayan niya, ang daming bintana na iba-iba yung pwesto. Wala. So ibig sabihin, ay yung mga painting na nakita niya na may mga tao. Oo. Hindi talaga siya painting, kumbaga parang mga, alam mo, yung mga nakatingin sa'yo. May mga nakasilip sa kanya sa bintana na nakatingin. Tinitingnan na siya habang natutulog siya. Kinilabutan ako. Kasi na-imagine ko, you know, yun yung nakakatakot na part 3. Tapos walang galawan. Oo, wala. Kasi pa painting, hindi gumagana. Ayun, nakatingin lang sa'yo. Imaginein mo na nakatingin lang sa'yo. Nasa labas ng bahay. Parang ang creepy nun, eh. Yun. Ano yan, ano? Parang... Kasi 'di ba ang creepypastas pag ano? Ang urban legend at saka creepypasta halos parehas lang 'yan. Mm-hmm. Ang pinagkaiba lang nila is pag urban legend, kumalat siya through word of mouth. Ah, word so of sabihin, mouth. Yun yung mga kwento na kumalat nung wala pang internet, 'di ba? Mm-hmm. Pero nung nagkaroon na ng internet, nagkaroon na ng mga sinaunang ano dati, 4chan na ako tawagin. 4chan, oh, parang nabuo. Reddit. Oh. Nagkaroon din ng mga stories na kumalat. Yan yung creepypasta. Mm-hmm. Na